Guys, welcome back to my channel. Ngayong umaga ay kami ay magtatanim ng papaya. Yung papaya na binili kong hinog, yung bilog siya, yung pambiyahe, ay ipinunla ko, kinuha ko yung buto at aking ipinunla. Kasi titestingin ko lang naman ang magtanim ng papaya para sa susunod na marunong na kami magtanim ay magpapatanim din ako ng papaya. Ayan, narito kami ngayon sa ano ay pinagpunlaan ko at bubunutin. Yan. Yung isa. Dito na ito, itong drum na ito, dito na. Ayan, saglit lang ha. Matapos nyo ako iwala ay mawala ang video. Hindi ko mai-vlog ito pag tapos na. Ayan. Update tayo doon sa aking repulyo. Ayan siya, gaganda na oh. Ayun, nalaki ng iba dun, oh. Ayan. Ayan, guys. Narito na ako sa pagtatanim. Haluin ko muna ito. Kasi ito, yung pinagtamnan ko nito ay hinaluan namin siya ng rice hull. O sinunog na iba ng palay. Inuling. Inuling, hindi sinunog ha. Inuling. Iba yung sinunog kasi magiging abo yun. Bago ito, hinalo na namin. Mayabo na siya. Then, ilalagay ko itong papaya. Mamaya, sila na magtatanim nito after ko magtanim. Kaya natin. Ilalagay na ganun. Ilalagay ito. Yan. Dahil, pag-araw ngayon, ay didiligin ka agad pagkatapos na itanim. Yan, comment lang kayo kung tama yung ginawa ko ha, kasi hindi ako master sa pagtatanim ng papaya. Ito ano ko lang. Yan, testing. Pag gumanda siya, magtatanim kami ng papaya. Yan, yan lang. Bago after siguro mga ano, pag maganda-ganda na siya, nalagyan namin siya ng abono rito. Bibigyan. Yan lang. Bago nalagyan namin ng saha. Ay, ang itak. Kuha ka na yung ano ay. Saha. Ang gagawin namin na pagtatanim nito, dito sa mga pagita ng saging na walang saging, yung ano yung nasisinagan siya ng araw. Kasi itong mga saging na ito, ipapatanggal ko, ipapalipat ko, kasi gagawin ko ito lahat gulayan itong buong pantay na ito. Lahat ng saging dito, yung pinakang mother lang ititira namin. At lahat ng suwi ay ililipat. Dapat mahaba. Yung pagina niya siya, o yung parang pagginawa ng parang bahay ay kuwan siya. Yung malaki pati. Saba. Yan. Gagayan na namin siya para hindi siya mainitan. Pero dapat ay yung malaki. Yan. Ganyan siya. Pero dapat malaki para hindi siya maano. Hindi siya malanta. Hindi pa tayo dito. Hanap tayo ng nasisinaga ng araw. Magbutas. Huwag kayo dito. Sabi dito. Ito nga pala yung tanim kong luya. Oh. Yan. Hindi ko lang nakuha ng video, pero may itatalim pa kami luya. Nakuha na namin ng video. Ay, hindi pala ito nabilig. Hindi pala ito nabilig. Kasi ito, ang ginawa namin ay kahapon namin binutas bago dinilig namin para ang lupa ay mayabo. Pero are, hindi namin nadilig. Hindi namin nahalo. Kaya hindi pa namin didilig. Tataniman ito bukas pa. Kasi matigas pa yung lupa niya pagka hindi dinilig eh. Nalimutan na rin. Diligin. Hindi mga dito. Kaya sa bila. Nadilig na. Ito. Ito. Ayan, Ari. Ito na. Ito yung kahapon pa namin. Binutas. Dinilig na rin. Hinalo. Hinalo namin yung inuling na ipa. Nandiyan na siya, nakahalo na siya. Ayan oh. Nakahalo na siya diyan. Ayan. Ayan. Ganyan lang. Ayan, bago. Didiligin ulit natin.
papaya para ay hindi pwedeng marami ang tubig. Pero unang dilig lang, kaya namin dinamihan siya kasi unang dilig para abot sa ilalim. Mamaya natin lalagyan ng ano. Saha. Yung saha na, wala ba pinagtibaan na saha na malaki? Wala ba pinagtibaan na saha na malaki? Kaya malayo yung pinagtibaan ng saba ay ano. May hahanap tayo ng saba doon sa kabila. Kanin mo muna ito. Kumuha ka lang muna diyan sa ano. Dini parang pang sampo lang natin para sa video. Diyan sa malaking saba. Ayan, magdala ka lang ng ilan kasi mamaya pa tayo kukuha ng ano, pantaklob pagkatapos nito. Ayan. Wala na yung cut. Cut sa pagkuhan ha, video. Lahat ng usapan namin nandiyan na rin. Ayan, ganito. Pero papa-spray ko siya ng fungicide para yung lupa, para baka may bacteria, may ano ay fungi. Ayan, tapos na. Nasa na ibang pananim. Ha. Nasa na, Jeffrey, yung pananim? Patayin ka naman na. Ayan, siya naman ang magtatanim. Kasi iiwanan ko na sila. Pababa kasi ako gawa nung ano ninyo, magtitimbang kami at magkukompute. Ayan. Masyado na yatang malaki yung aking ano, papaya ng pagkalipat. Busy, dami namin gawa kaya hindi kagad na anuhan. Sige, diligin mo. Lagyan mo ng kuwan. Bubong. Bubong. Yan. Yan, ayos na. Marunong na. Ako ang nadalan tubig. Doon o. Doon. Yan. Yan. Para may ano pa, may dahong tuyo. Mamaya nalagyan sa ha. Ayan, marunong ka na. Pwede ko na kayong iwanan. Ayun, sabi daw. Ayan, marunong na siyang magtanim. Mga training ko sa pagtatanim. Pare-pareho training. Pare-pareho kami nag-aaral sa pagtatanim na. Kasi hindi ko master talaga itong pagtatanim ng mga gulay at saka ikon ay. Ako kasama sa gulay at papaya, ano. Hindi ko master yung pagkatanim ng gulay. Talagang more on saging ako at saka sanyog. Ayan. Hindi ako dito talaga master. Kaya ngayon, ang ginagawa ko ay na tinitingnan ko muna kung gaganda siya, kung maganda ang kalalabsan, saka ako tutuloy na pagkatanim. At the same time, pinanood na namin ito sa YouTube. Kaya, yung tinitingnan na namin kung yung napanood namin sa YouTube ay pareho. Yan, pwede dyan. Kung talagang ano. Ayan. Ito yung mga upo ko, matabaan na. Kasi pag bulaklakan na. Mayroon ng ano ay. Ayan o. Bunga. Maliit. Ayun, may malaki na dun o. Na-slip na yung laman din eh. Yung ano ay bunga. Ito o. Ayan o. Doon. Ayun doon yung malinis dito. Eto. Yan yung aking luya. Yan. Luya ko yan na tinanim sa ilalim ng sagingan. Bago nilagyan ko ng rice hull sa ibabaw. Yan. Ano yung nag-aingay doon sa kabilang yun? Ang aso.
So dyan yata may butas sa kabilang yan. Yan guys, pababa muna ako kasi nalimutan kong may nyug kami. Bakit pinatay ang tubig dito? Ba't mo pinatay ang tubig? Ah, puno na baga? Ayan. Ayan na siya. Una, yung masyadong maliit ay sa bagay, pwede na siya ilipat yung maliliit. No? Itanim na ninyo lahat, ano? Pwede naman ilipat yung maliit kasi mas maganda nga yung maliit, madaling mabuhay. Pero wag yung tanggalan ng putik, ha? Ayan. Babaan na muna ako kasi mayroong nalimutan ko nga pala may kwintahin akong nyug. Ayan. Bago ano, paahon ulit ako mamaya. Paahon ulit. Kasi ano, yung may trabaho kami dito. Bago mamayang hapon, papunta akong bayan kasi magsasubmit ako ng ano, requirements para humingi ng mais. Mais na pula at puti. Baba na ako, baba na yung bag ko. Mais na pula at puti, ihingi ako sa DP, eh, DPWX, baga ano yun, Panambak. Ano ay, sa DA, pre-request kami ng mais. Isasubmit ko yung requirements namin para makahingi na kami ng mais na pula at puti. Pananim ng mga co-farmers. Ayan. Ayan. Pababa na ako. Saan na bagay yung ano? Dami kong gawa. Minsan kaya ako na hindi nakakapag-vlog kasi nasa meeting ako ng ano ay ng Farmers Association. Kasi ako po ay hindi naman po sa pagyayabang ay presidente ako ng Ahos Farmers Association. Kaya ako ay nabibisi minsan, wala sa bukid. Kasi minsan ang seminar namin maghapon, minsan dalawang araw. Ayan. Ngayon, papunta ako ng bayan mamayan after lunch. Katulad nga na sinabi ko sa inyo kanina kasi magsasubmit ako ng papel para makakuha na kami ng mais na pananim. Ayan. 60 kilos na puti ang aking ano, ang ni-request namin ng aming samahan. Bago may mga pula rin. Hindi ko lang tanda kung ilang bag yung hiningi namin. Bago mayroon din kami hiningi na mga ano ay, grass cutter at sprayer para sa gulayan. Yan. Yan lang muna guys. At maya-maya ako update ulit sa inyo. Ayan, napadaan naman ako guys dito sa tinambak na ano, ng mga bato dito sa kalsada namin. Ayan. Naisipan ko lang mag-vlog kasi ano, sa pamamagitan ng vlog na ito, gusto ko rin magpasalamat sa ating butihing mayor, Mayor Ramon Orpanel. Attorney po siya, si Attorney Ramon Orpanel. Siya po yung mayor ng bayan ng Katanawan. Guys, bumalik na ako dito. Update na tayo sa mga tanim. Ito na yung mga tanim ko. Ayan, mga bahay-bahay na siya. Medyo nalalanta na siya kasi mainit. Pero hindi naman gaano. Tabat natin masyado. Ayan. Pero mabubuhay naman yan. Ayan siya. Ayan. Ayan, may pinakang bahay-bahay siyang ganyan para hindi siya gaano malanta. Ari si Jubang, tagapaglagay ng ano. Ayan. Ayan siya. Ha? Adiligin. Ayun, may mga bahay na siya. Ayun. Ayan, medyo iba yung malapit. Ayan, again, update lang tayo guys. Ayan guys, narito na ako ngayon sa ano, sa pagtatanim ng langka. Kasi nakabili ako kahapon ng 2 kilong langka.
40 ang kilo ng hinog. Eh, may mga buto na maganda pa. Itatanim ko siya. Pupunla ko muna. Pupunla ko muna siya bago siya itanim para siguradong maganda ang laki niya ang buhay. Ayan. Lagay ko ang ganyan. Lagay ko lang dito. Mamaya ilipat ko dun mamaya. Para biligin na lang. Ito yung mga plastikong dating ginamit sa pagpupunla na inabot ng baha. Namatay yung punla ko. Edi, gamitin ko naman yan para sa rangka. Ayan. Marami pa akong plastic dyan na hindi nagagamit. Lahat na mga makikita akong pwedeng itanim. Tatanim ko dito para magamit yung mga plastic. Itong ano, lupang ito, may halo siya na ano, yung ipa na ginawang uli. Yeah. Para mayabo ang lupa. Ito pala ito, tama-tama eksaktoro sa akin ano, ng pa. Gatilig ng kuwan ay. Ang pinanim nila. Gas na ito ay, sana. Ibang bansa pag nagatanim ng mga halaman ganito nakagwantis. Ito sa atin hindi pa gaanong uso. Mga ano pa, mga mahihirap. Ayan, tapos na tayo guys. Thank you very much. At kung kayo umabot dito sa video na ito at kayo bago pa lang sa aking channel, please subscribe to my channel. Pinutin na rin yung ang bell notification upang updated kayo sa susunod ko pang video. Ayan guys, bahabol na video. Dahil alam na namin ang pagtatanim at technique sa pagtatanim ng upo, ito na, nilagyan na namin siya ng panibagong pagtatanim ng upo. Ayan, yung mga butas na yan. Ayan, ito sila, nagbubutas na ng pagtatanim ng upo. Ayan, then lalagyan na namin ngayon ng balag. Ayan, lalagyan namin ng balag ngayon itong aming tatanim na ng upo. Dahil itong upong ito, mamamatay lang ay may kasunod na siyang panibagong ano, nakabag. Eksakto mamamatay, mayroon na uling ano ay, buhay na upo. Then, lalagyan namin ang balag na yan. Ayan. Kung napapansin ninyo, may posteron sa likod ng drum. Yun yung pinakang haligi ng, ano, ng balag namin. Gagawin namin ang balag na siya. Kasi hindi na ganitong pagapang balag na ang gagawin namin ngayon. Then itong mga saging na to ay mother lang ang matitira. Lahat ng mga bagong tanim at saka yung suwi ay tatanggalin. Then pagka harvest, wala na yung mga saging na yan. Gulayan na ito. Yan, ito. Dito sila naghuhukay ngayon. Bago doon sa kabilang linya mamaya doon ay sa katapat na yan, maghuhukay din kami. Ganyan din ang gagawin namin. Then ang pagtatanim namin ngayon ay halo ano namin siya ngayon ng ano ng uling na ipa. Ihalo namin sa lupa. Then lalagyan namin siya ng abunong paupo para mas malusog yung ano, dahil wala pa kaming ano ay chicken manure or ipot ng manok. Ayan. Ay pansamantalang abuno muna kami kasi maghahanap pa kami ng ano ay ng supplier ng chicken manure para organic yung aming tanim. Ayan, ito yung puste, nakakabitan ng balag. Balag ang tawag sa amin dito. Narito yung isa, ayun, yun yung puste yun. Yan, dyan, hanggang dyan ang aming babalagin.
Then itong gagawin namin uli may balag ay try ulit kaya hindi pa gaano kalakihan. Wala sa gitna, wala sa gitna ng tanim. Doon sa tapatlaan ng poste na yun. Ayan. Bali sa tapatlaan ng poste namin nalagyan. Halimbawa ito, yung katapat nito. Posting ito, diretso pa ganoon. Ang tatamnan, bago doon sa kabilang yun, diretso din pa ganoon. Sa kabilang poste rin. Para ang kwanay, ang upo ay paloob ang pasok sa balag. Bago na sa labas ng balag ang ano ang mga upo. Ayan. Yan yung aming binabalag ngayon din. Ganito lang kalaki yung aming tatamnan. Kasi try ulit kung gaano kasaksis. At pag saksis ulit ay dadagdagan ulit namin. Ayan. Ganito kami kasimple. Dahil maganda rito ang lupa, malambot. Pagka tanggal ng damo, sabay butas, pwede na rin tamnan. Katulad nung ginawa ko before, na nakita naman ninyong, andyan siya, oh. Ayan, oh. Malaki na. Pwede siya. Matataba. Kahit nga kalabasa o taba. Ayan, oh. Ayan. Ngayon ay mainit, kaya medyo lantas siya, pero mataba. Ayan, oh. Nakikita naman yung kalabasa. Ayan, oh. May kalabasa, may upo. Pinaghalo ko. Ayan. Bagali, ganyan yung gagawin namin dahil naging ano ayos naman nabuhay naman siya at maganda nabunga. Ayan, nakita naman ninyo nabunga siya. Ayan. Ayan, kaya gagawa na kami ng bagong taniman.